Hi mga langga, sa ngayon magluluto tayo ng roast beef. At ito naman ang ating beef. Lagyan siya natin mamaya ng seasoning. Meron tayong broccoli at saka champignon dito mga kalalabs. At ang ginawa natin na fried onion. Fresh ito. Itapping natin siya mamaya. At meron tayong beef dito. Pukpukin natin ito para na maglambot siya. At pagkatapos, lagyan siya natin ng seasoning. Ang nilagay ko dito guys ay pang barbecue at nilagyan ko na rin siya ng rosmarin. At ang ating gulay, i-grill natin ito. Meron tayong champignon dito at saka oyster mushroom. Meron na rin tayong kamatis dito at saka ang ating broccoli. Yan. Sobrang fresh ito guys. Gustong gusto ko ito kasi parang crispy siya pag i-half cook lang ang pag-grill. At ang ating saucepan, lagyan siya natin ng mantika at gigisahin natin itong ating sibuyas. Meron tayong sauce dito na powder. Nilagyan ko siya ng tubig at siguraduhin na enough ang tubig natin dito para hindi ito didikit sa ating saucepan. Lulutuin natin siya ng luhit at pagkatapos meron tayong rosmarin oil dito guys. Ito ay essence kaya sobrang sarap ito at healthy. Atin ito na i-grill ang ating mga gulay. At siguraduhin na parang half cook lang ang ating broccoli para hindi ito lanta. Kasi mas gusto ko talaga ang gulay pag hindi malanta. Kaya ginigrill ko siya para na okay ang lasa niya. Ayan, balik na rin natin itong ating mga oyster at saka ang ating mga mushroom. Lulutuin natin ito ng maigi at pagkatapos, lagyan siya natin ng vegetable seasoning powder. Sobrang sarap ito guys. Pagkatapos na maluto na natin ito lahat, i-separate natin ito. At pagkatapos lilinisin natin ang kawali at lagyan siya ulit ng ating rosmarin oil. Pagkatapos ilagay natin itong ating beef. Madali lang siya lutuin guys kasi manipis lang ito at hindi maganda pag sobrang done siya kasi matigas. Kaya bilisan lang natin ang ating pag-grill dito. Pagkatapos na mabaliktad na natin ito, lagyan siya natin ng kunting red wine para iba ang lasa nito guys, hindi siya malansa. At mas gusto ko pag meron tayong wine, lagyan siya para na mag-absorb at masarap talaga ito pag merong red wine. Yan, balik na rin na natin at ito'y luto na. Tingnan na natin ang ating pita sauce. Lagyan siya natin ng a shot of heavy cream para lalo itong kikrimig. Pagkatapos, ilagay natin ito sa ating plate. Ayan, i-arrange natin itong ating mga gulay dito at pagkatapos ilagay natin ang kanin. Yan na, idagdag na rin natin itong ating beef. Pagkatapos i-arrange natin, lagyan siya natin ng unting sauce sa taas ulit at pagkatapos ang ating gin-fry na onion. Yan, sobrang sarap ito guys. At yan, tikman na natin ang ating roast beef na may sauce. Yummy. Sarap ito guys. Super yummy. At sana may natutunan kayo dito at nagustuhan nyo ito. At follow for more.